Good day, Peacemaker Dinner. Today, pakita ko sa inyo kung paano magpalit ng switch assembly for your airsoft gun. Abangan nyo mga lodi. Na-experience nyo na ba na hindi pumuputok yung barrel? So, any part na trigger, pag nag-trigger kayo, walang response sa barrel nyo. Of course, maraming factors ito. So, pwedeng battery nyo, low bat, either na disconnect lang pala sa motor nyo. So, check nyo rin yung motor, baka hindi lang naka-umangat lang kasi ang lakas ng vibration dito. So, nalulus lang yung pinaka-connector niya doon sa motor. So, yun yung isa sa mga possible reasons. Or, yung wiring. Check nyo din yung wiring, baka may napigtal na wear and tear. So, ayan, tulad nito, napigtal na doon sa pinaka-connector. So, ayan yung mga one of the causes kung di nag-trigger. So, kung paano ko na-check nyo na, so okay naman yung wiring nyo, naka-mount naman yung pinaka-connector sa motors, or properly, wala pa rin response yung barrel nyo. Ang isang nakikita ko na lang dyan would be the switch assembly. Ano ba yung switch assembly? So, ito yung, yan yung itsura ng switch assembly. So, may dalawang klase ng switch assembly. May isang pang MOSFET, may built-in MOSFET, at merong wala. So unfortunately, umorder ako kay Wigman Works ng switch assembly. It cost me around 450 pesos to 500 pesos yata as I recall it. Kung may MOSFET, I suggest yung may MOSFET ang kunin nyo. Mga 700 to 800 pesos yon. Check yun rin kay Wigman Works. Baka may MOSFET na. As advisable ko yung MOSFET. Bakit? Explain ko mamaya. Bakit switch assembly? Kasi meron tayong tinatawag na arcing. So lalo na yung mga walang MOSFET, mabilis masunog yung pinaka switch assembly. So yung switch assembly, ito po yung itsura niya. Actually, ayan. Ayan. Focus natin. So that's a switch assembly right there. So nakita nyo yung dalawang parts. Ayan o. Ayan. So yan yung pinaka, pag nag-pull kayo ng trigger, yan yung nag-activate para kumanda yung motor nyo. So, natutunaw yung pinaka plastic part. Kasi sa sobrang init niya, nag-arcing pa nga, natutunaw yan. Umuusod yung pinaka-ngipin niya. So, we call it the arcing. So, para siya nag-spark. So, every time na nagaganon, hindi nyo kita yun kasi nasa loob yun eh. So, every time nag-trigger kayo, nagkakaroon niya ng spark. So, parang wine-welding niya yung pinaka-plastic dito hanggat matunaw na. Umuurong na siya hanggat hindi na mag contact yung switch assembly mo. So ito na. So tulad dito, so once na hindi na mag contact yan, dumidiin kasi yan. So once na hindi na mag contact yan kasi bumabaon na itong pinaka ngipin, yun na yung sign na hindi na talaga magre-response. So either ito lang ang papalitan nyo dun sa baril nyo, or palitan nyo lang ito mismo. Pero ako, umorder na ako ng whole set kasi nga marami na akong problema sa wiring ko. So, ito ay aluminum military action black rear sa rear. Kasi dalawang klase ng wiring niya. Merong front at saka rear. So, yung akin, since ang battery ko ay nasa rear, kung ang battery niyo nasa front, ang bibili niyo yung nasa front. So, magkaiba po yon. So, ito po yon for the rear. 450. So, sa akin, tinry ko na walang respond. Nag-tester ako, tinry ko negative, positive, gumamit din ako ng tester, wala talagang flow ng electricity. So bubuklatin ko, check natin kung trigger assembly lang ba talaga yung pinaka-problem. And then if hindi talaga, then full replacement na tayo ng... So yun nga palang may MOSFET, gusto ko rin yung may MOSFET kasi yung MOSFET nako-control, mas naiiwasan niya yung arcing na tinatawag. Yung MOSFET kasi nako-control mo yung firing, yung selector switch mo, at saka meron siyang may component siya na mas mape-prevent niya yung arcing, mas napoprolong yung switch assembly mo. Kaya preferably mas gusto ko yung may MOSFET. Unfortunately, hindi nga available. At yung iba nag do-it-yourself lang. Tulad nito, nung binili ko siya, may do-it-yourself lang siya na denso MOSFET ata to. So, ewan ko kung paano to nagawa. Ingenuity ng mga Pinoy ito, do-it-yourself lang gumawa to. Nung nabili ko siya, meron ng MOSFET. Kaya tumagal talaga yung performance ng baril ko. Parang umabot ako ng more than 5 years. At ngayon lang talaga ako magpapalit ang switch assembly. Okay, buklatin na natin. Angat lang natin yung pin. Remove the front pin. Siyempre, alahin nyo lang. Ayan na. And of course, yun muna. Screw. Kung may hammer kayo.
tagon nyo lang to. Power U, makuha kayo ng lalagyan or magnet. Have an old motor na may magnet, lagay nyo dyan para dumikit. Okay, tanggalin na rin natin ito. So, kunin nyo na yung spring, lagay nyo na dito para hindi na magkawala-wala yung mga gamit nyo. Yan. Okay. Minsan, kailangan nyo na ng martilyo. Pukin nyo lang. Yan. Busay na siya. Yung mga parts, tago nyo. And of course, yung motor. So far, intact naman yung mga connector niya. Kung kaya nyong gamitan ng long nose, mas okay para hindi masyado masira yung pinakaulo ng connector. Kasi napaka-fragile niya, nababali yun. Ayan, nababali ito. Motor. Ito yung high-speed motor ko na JG Blue. So, dahan-dahan kasi may mga connector tayo, baka sumabit. Natan nyo lang. Okay. Kung sa inyo, iwan nyo na lang para hindi kayo mahirap ang magbalik. Safety mode, para mas mabilis yung ma-release. Ilahin nyo lang pataas. So, medyo itulak nyo dito. Ito na nga yung MOSFET. So, medyo hirap ako kasi may MOSFET siya. So, hold nyo lang dito dahil baka tumalsik yung spring. Iamat nyo lang. Yan. Para hindi magliparan yung mga... Gently, angat! Okay. So, check natin yung pinaka-assembly. So, as you can see, ito yung switch assembly. Yung nagko-contact talaga. You know, dikit pa siya eh. Anyway. So, ito pa yung sample ng bad trigger switch. Ayan, oh. As you can see here, tunaw na siya, oh. It melted. At yung arcing, ayun, oh, napakalakas ng arcing dito. Ito yung bago, as you can compare the two. Yung tunaw ng plastic dito sa gilid, ayan, oh. Tunaw na tunaw yung plastic. So, very clean. Walang tunaw na plastic. Ayan ang bago. Ito yung duma. On the other side, yun. Tsaka, ayan, oh. This one, ayan, bended na. This one is still okay. So, kung ito lang papalitan nyo, okay lang. Kasi, imbis na rewiring gawin nyo, ito na lang palitan nyo. So, okay lang. Hindi na kayo mahihirapan. Unless, gusto nyo talagang itry itong aluminum wiring, you can try this one kung gusto nyo pa rin ito. Ito ng konti sa likod, then, ayan. So, ito yung papalitan natin kasi baon na yung pinaka- ngipin. So, ito na yung replacement natin. So, sasaksak mo lang dyan. So, usually makompatible yan yung switch AC assembly for M4. Yan. So, nakapasok na siya. Make sure na maluwag yung clearance niya. Then, balik niyo ulit yung spring. Yan. Make sure na lalagay nyo lang siya doon sa butas. Challenging to, ideally yan. So dapat nagre-resist yung spring. Yun. So bumabalik siya. Okay. So make sure all the wirings are cleared. Walang masasabit. Pwede na natin papalita kasi okay naman pala siya. Check it out kung okay na, kung gagana na siya. Kabit lang natin battery. And yes! Okay na. So make sure naka-rest. Ayan o. Naka-rest dapat yan. Bago mo. Tago. Okay. So now, assemble ko na. Dumilim na. We're gonna test fire the unit and check out the FPS. This is my high speed setup nga pala. So, let's see. Mababa na siguro spring nito.
Safety off. 350. 350. Mabait ang barrel ko. So, at least gumagana na ulit. Okay na ulit ang wiring. And again, sana nakatulong ako sa mga airsofters out there sa may problema sa kanilang trigger switch assembly. Ito lang ang papalitan nyo. Kung hindi pa rin umubra, then the whole wiring, kung ako sa inyo, try nyo. Okay, see you again sa susunod na video ko. Again, please do subscribe to my channel, Dinner Vlog, on my Facebook page, and on my YouTube channel. Salamat. Hopefully, nakatulong mga lodi. Bye-bye. Please subscribe to my channel by clicking on the upper left and on the lower right. Peace.